Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. Ayan po, meron na naman tayong kasama-sama. Isa sa mga graduates natin sa ating UK Diploma Course. Ito po yung ating UK Diploma in Health and Social Care. Ayan po, kung makikita ninyo, kasama ating estudyantes, nakagayak na siya. Nakatoga, hawak-hawak yung kanyang credential. So, ma'am, pwede ba tayong magpakilala sa ating mga manonood ngayon? Yes po. Ako po si Ana Rose Alcanzar from Mindanao. Nandito po ako ngayon sa Kuwait nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Yes. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? 6 years na po. Matagal-tagal na rin. Kamusta yung paano mo to siya nakita yung ICSA at the same time nag-decide na mag-enroll dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care? Actually po, nakita ko siya sa Facebook. Mm-hmm. And then, na-confuse po ako, nag-search po ako about sa sa EXA. Mm-hmm. Then, nung first time, nag-message ako, tapos nag-back out. Uh-oh. Kasi parang, nag-aalanganin ako, parang di ako sure. Pero iniisip ko yung future ko na, baka naman totoo to. Kasi may mga tao din. Ano naman talaga, pag-first talaga. Nagbibigay ng kanilang mga reviews, feedback. Tapos sabi ko, itry ko kayo. Tapos nag-message naman ako sa EXA na nag-inquire kung magkano at saka ilang months matatapos. Yun na. Talagang pinurso ko na go na talaga. Nandun naman talaga sa una kahit saan naman kasi meron na mga lumilitaw ng mga institute. So, kailangan naman na talaga natin siguraduhin ko ito ba is legit ba? May scam tayo. So, kailangan isa yun sa mga kailangan nyo i-check yung mga reviews, yung mga nag-graduates na ba, kamusta naman yung mga pag-aaral, totoo ba to? Opo. Lahat naman. Kaya ako rin naman. Pag mag-aaral ako, kailangan ko talagang alamin lahat before ako manood. Kasi nga, nag-invest ka doon. Opo. Lalo na sa training sa pag-aaral mo. Yung pera po, malaki po talaga yung Yes. Lalo na kasi UK diploma siya. So, hindi biro. So, yun. So, at least ngayon, tapos mo na yung course. Okay. From browsing sa FB. So, kamusta naman pala yung pag-aaral mo dito? That time na nag-enroll ka, ano yung klase ng pag-aaral ninyo? Online ba or face? Yes, online po. Online po. Online. At saka, yung online po, tapos interactive ba yung klase? May miss kayo doon, meron kayong student portal. Ayun, ang kinagandahan. Na pwede niyong balikan yung mga lessons na na-miss niyo. Kasi lahat naman tayo dito is busy po. Lalo na po ako. Lalo sa inyo kasi 24/7 sa bahay. Ang hirap. Yun, speaking of sa bahay, paano mo siya pinagkakasya? Yung the same time, trabaho, tapos pag-aaral. Paano mo siya pinagbalanse yung oras mo? Kasi for sure, kasi marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa bahay. Kasi nga 24/7 tinatawag yung employer. Paano mo siya manage? Na-manage ko po siya schedule type po. Mm-hmm. Yung trabaho ko po, kasi every Saturday at Friday at Saturday yung klase. Mm-hmm. Then, 12 to 3, yun yung klase. Pero, di po talaga ako nakakatutok doon. Doon na lang ako nakakatutok sa portal. Binabalikan ko na lang yung klase. Kung baka nakikinig ka na. Instead na yung rest time ko, yung sa trabaho ko, na matutulog ako mga 1 hour 15 minutes, yung ginagawa kong pang-review, yung assignments. Pero mostly po, yung ginagawa ko po na para sa assignment ko is yung pero parang naiinggit din doon yung mga yun. Yan din, yan din. Parang napapagkipan din kahit na alam nila na nag-aaral ka, parang taon ng taon sila sa'yo, kaya Yan din. Decision ka na lang. Ayun. Ikaw na yung mismo mag-adjust kung saan ka pwedeng magkawa ng assignments mo, mag-review ng mga lessons para maka-answer ka sa mga major. So, kailangan talaga sa practitioner ko. Kasi, minsan po naiinggit. Parang naiinggit. Pag-inamalik ka
Tapos ngayon sabi ko, ay kaya ko pala. Parang diba? Oo. O diba dati parang sinano mo, makakaya ko yata. O ngayon, tapos mo na. Sobrang proud po talaga ako sa sarili. Ayan. Lalo na 24/7 yung trabaho, kailangan talaga ng time management, disiplina sa sarili, and then ano pa yung isa? Dedikasyon at saka motivation. Gawin mong motivation yung mga na nagde-discourage sa iyo. So kailangan mo dapat kung ano yung gusto mo, go with the flow. Ayun, go. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Yes. Ka, walang mag-ano sa'yo na... Wala talaga mag-motivate sa'yo kung ano yung sarili mo talaga. Ano lang, ganun lang. So, kailangan lakas ng loob, dedication sa sarili, at saka focus lang. Focus lang kung ano ba yung gusto mo makita sa sarili mo in the near future. So, yun talagang naging stepping stone ni Mara Rose kung bakit niya natapos itong course in spite of 24/7 na trabaho, walang day off, pero ginawa niya ng paraan. Yung break time niya, yung pahinga niya na kahit isang oras karahati lang, ginagawa for assignment. Tapos, lalo na, share ko lang yung, sabi ni ma'am, kailangan niyo na ipasa yung module niyo para di na kayo matambakan.
alam niyo yung ginagawa ko talaga yung na-overtime ko. Minsan wala talaga akong tulog. Ayun. Sabi ng kasama ko, parang hang lasing. Oo. Kasi nga nasusagot ka na. Tapos nagtatrabaho ko pa. I'm very lucky din na may mga may kasama akong na understand. Kasi siya din yung ano, yung parang support sa iyo. Sinusuportahan niya ako na kahit na ako parang hindi ko na kaya yung parang pinupush. Sige na, kasi nasa kalahati ka na, matapos na yan. So, ilan yan. No? Kasi ganyan talaga, minsan, based din sa mga kwento ng mga susante natin, in the mid of the course, ando talaga yung mga challenges. Financial, pagod ka sa trabaho, may mga nagsusul-sul pa sa'yo na, huwag ka na mag-aral, ang hirap naman pala niyan. Huwag kayo maniwala kung ano yung sinasabi ng ng ibang tao. Kasi, yun din yung isa na nag-back out ako nung first time. Mm-hmm. Kasi sabi na, ang hirap nun at saka parang ang daming hindi magagandang kompeten. Marami talaga niya. Okay. So parang tinitest niya yung sarili mo. Kaya sinasabi ko, bakit di ko subukan? Para malamit ko kung diba? So ayun na ngayon, hawak-hawak niya yung credential niya. Ayan, open mo nga ma'am. So ayun. So yan yung credential niya kasama na yung transcript of record. So yan no. So makikita ninyo yan is yung credential niya rin, kaya meron siya sa likod, ito tinatawag na apostille. So apostille na ito is pinacross lang doon sa UK kasi nga, ito credential nila is nanggagaling sa UK. So yan is apostilled na, which is authenticated or tinatawag na legal yung credential niya, tunay, hindi peke, gano'n. So yun, so recognize siya ng government ng UK and also embassy ng Kuwait sa London. So, ito dalawa, pwede niya nang magamit for application. It's either kung saan bansa niya gusto gamitin or even sa Kuwait. So, pwede niya nang magamit ito. So, yan, no, maganda ang ano din sa, ano, no, sa mga kababayan natin din na nag-aalangan pa. So, maging stepping stone. Nandun naman talaga, wala namang madali. Wala namang talagang madali. Wala namang talagang madali. Imposible kung madali. Kung sa, ano lang, kung doon sa mga, kung saan na, recto ba yung tawag doon? O, madali lang, yun. Pero kung legit yung kailangan yung credential, legal na credential, talagang pinaghihirapan niya. Trust the process talaga. May process talaga siya. Kahit na gusto mo imagine yun. Oo. Kasi legit siya na diploma. So, kailangan yung talagang paghirapan. Kung iba talaga yung feeling, yung pinaghirapan mo talaga. Tapos at the same, at the end, makikita mo yung pinaghirapan. Hindi yun mawawala as your experience. Yes. Kasi andyan na yan sa'yo. Mm-hmm. Kahit na ma-imagine mo lang yung konti. yung looking back sa pinagdala na. Noong naiiyak ako gumagawa ng assignments pero ngayon. Kaya tuwa na ngayon. So after few months na pinaghirapan, pinagsunog-kilay, tawagan nila doon, no, na walang tulugan. So ayan na, hawak-hawak na ni Ma'am Ana Rose yung kanyang credential dito sa UK Diploma in Health and Social Care. So maging isang halimbawa si Ma'am Ana Rose sa mga kapayan din natin dyan na yun, gustong may marating, gustong mag-improve yung kanilang career, simulan nyo na ngayon. Okay, so kailangan nyo lang talagang mag-take step forward para so, sa... I-encourage nila yung sarili nila. Yes. Kasi wala rin naman nang gagawa para sa atin, kundi yung sarili natin. Oo, kasi nga, hindi lang tayo pwede sa what if. Kasi lang yung backup, bukas na. Oo, kasi hindi mo na mababalik yung panahon. Yung panahon, madababis matapos. Matanda tayo. Yung financial mo, ganun din yan. Ano lang, kailangan mo lang talagang mag-invest, gumalaw, at saka mag-step up kung anong gusto mong maabot sa buhay. So, kailangan mo talaga. So, yan. So, Miss Ana Rose, ano yung masasabi mo sa ating mga kaklase din ngayon na nagsistruggle din sa pagkawa ng assignment? Ano yung mensahe mo sa kanila? Ang masasabi ko sa kanila is, don't give up. Make your assignment as your priority. Give time management. And alam ko po na lahat tayo may trabaho. Bigyan niyo po ng schedule yung ano niyo. Huwag niyong ipabukas para hindi kayo makamakanao. Para kaya niyo. Inshallah, alam ko yung feeling na nararamdaman niyo na sa panahon na nandyan pa kayo. Pero inshallah, hopefully soon pag... sila rin yan, susunod yung mga kayo. Ayun na rin yung sasabihin ko din sa inyo. Wow, sarap. Oo, diba? So yan, sa mga susante natin na ongoing ngayon. So yan, tuloy lang. Huwag kayong mag-give up. Andun naman talaga yung pagsubok. Kailangan nyo lang talagang laban lang, move forward. Kayang-kaya niyo yan. Kasi nakaya nga ng iba. Natapos na nila yung relationship. Kaya niyo rin yan. So yan, so baka meron ka rin, may galang shoutout dyan sa mga family, or sa chapters ninyo, sa classmates, ayan. So,
give this time na. Maraming salamat po kay Ma'am Paula Joy Panagaling. Siya po yung teacher ko sa health and social care. Super bike po niya. Ang nagpapasalamat po ako ng marami sa kanya. Dahil kung hindi rin po sa kanya, iwala din po ako dito. Especially po sa EXO family, maraming salamat po. Kasi andyan din po sila na very easy to approach po. Wala. Promise po sa inyo na in this time na kung ako yung diploma ko, in the other years or coming years, basta sabihin nyo po in the future, sasabihin nyo po na, wow, galing siya sa extent. Yeah, diba? So, ayun. So, for sure, yung instructor mo is very proud. Kasi nga, isa-isa, unti-unti. Sabi nga ni Mama, magpa-blow out. Kasi tapos na, diba? Tapos na yung pinagsunog-kilay na pag-aaral mo. So, ayan, for sure, yung mga instructor at kaklase mo is very proud of you. Kasi nga, natapos mo na yung course, no? Diba? So, very grateful and also, magaling sa loob ng ICSA na nakikita na sa mga kababayan natin, isa-isa silang nagtatapos sa course nila. Isa-isa rin na inaabot yung mga pangarap nila. So, hands up talaga kami sa mga susante natin na porsigido sa pag-aaral. At ma-upgrade yung kanilang gusto. At saka, syempre, kung ano yung progress nila is parang successful na rin sa atin na nakatulong tayo as an ICSA sa mga kababayan natin abroad. Yun. So, maraming salamat, Miss Ana Rose. So, sa mga sa mga kapatid OFW dyan na nag-aalangan pa. Oo. Dati siya nag-aalangan din. Ngayon, hawak-hawak niya yung credential niya. At sa mga katulad ko po na OFW dyan na hindi pa, naku-confuse pa. Mm-hmm. Hindi pa sigurado kung itutuloy ba nila or legit ba to? I assure you, subukan nyo na, mag-enroll na kayo, balik ka na. Tali na kayo dito. Ayan. Para sa susunod, makikita din kayo dito. So, masasabihin ko, wow, sana ako. Yun, di ba? Dati kasi sila, sana all, sana may, may diploma kailangan na. Kailangan din natin na, na, ako, parang hindi ko pa noon alam kung ano talaga yung gusto mo. Oo, pero once na parang minomotivate mo yung sarili mo, doon mo malalaman na, sige, try ko yung pinaka-best ko. Kasi diba? Sa abroad, wala naman talaga makakatulong sa atin. May sarili natin. Sa'yo na talaga yun. Ang desisyon. Kumbaga sa'yo na talaga yung desisyon. Mismo po yung employer ko noon, parang nagbigay po ng idea sa akin. Sabi niya na, hindi habang panahon na dito pala, kadama ko. Kaya parang pinupush ka rin niya make yourself din na lumabas dito sa zone na to pagtrabaho sa bahay, pwede ka pang mag-upgrade ng career sa better career. Not which is mas better na sa horaryo. So, yun din. Yun din naman yung focus natin. Because you have a family. Yes. You have a family to support. Uh-oh. You have daughter. May anak kasi. So for self development, kumbaga nag-upgrade yung sarili mo, parang na-upgrade mo rin yung family, parang nagtutulong ka rin sa finances sa mga family mo, no? Kumbaga na natutulungan mo yung sarili mo, same time natutulungan mo rin yung family mo at the same time. So, yun. So, maraming salamat and congratulations lang sa atin, mga Ana Rose. So, yun. Mga subaybay natin yan ngayon. Sorry, kanina medyo nag-lowbat lang yung mic namin. So, yung chikahan namin kanina. So, ngayon. So, maraming salamat and congratulations. And yan sa mga viewers natin, baka ito na yung sign mo na mag-upgrade rin at mag-develop or mag-gain din ng credential for your professional development. So, tulad natin yung mga Rose, nag-browse lang yan, nag-aalangan. So, ngayon, graduate na siya. So, ayan. So, make your time worth it na mag-upgrade ng career for more better opportunities in the future. So, ayan. So, maraming salamat. For more details, pwede kayong mag-message dito sa comment box below. Pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp number +965-993-0250. Pwede kayong mag-bisita dito sa office sa Kuwait City Branch, Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So, maraming salamat. And see you next time sa ating more graduates dito sa UK Diploma Courses. Sa mga students natin dyan waiting for their credential, see you kung this
this coming ano no, this coming weeks is meron na naman tayong mga susunod na mga graduates. So inshallah, hopefully for the next batches natin. So yan, yun sa mga estudyante, go lang, laban lang, and continue lang sa ating pag-aaral, sisikap para sa ating pinapangarap na diploma tsaka career development rin. So maraming salamat and see you next time sa ating live update, and God bless you everyone. Bye po. Thank you.